Paano si Corina po katrabaho? Isang episode pa lang po bang natitape mo? Anim na po. Anim na. So far, you have a good impression na of how Corina is as face-to-face host. Siyempre, sasabihin nila, oo. Kasama kami dito. Ikaw talaga. Para lang malaman namin kung anong style ang ginamit mo. Oo. Umuo kayo, pero may justification. Oo, with justification. Thank you po. Doc Lab. Okay. It's an achievement to work with Corina, with Ate Corina. Alam natin kung gaano kalaki yung pangalan niya, di ba? Sa industriya. But this is a different format. Ibang klaseng kahon yung ipipresent namin sa tao. Una, iniisip ko, baka mahirapan si Ate Corina na hawakan yung programa dahil malayo dun sa mga dating sitwasyon ng pangangalap niya ng balita, you know, sa TV Patrol. At saka yung mga programa niyang Rated K. Ito kasi, kaharap mo yung mga tao, doon nag-aaway sa harap mo. So, nakita namin dito sa mga naunang episodes na kaya-kaya niyang hawakan, may atake siya na tanging Corina Sanchez lang yung makakagawa, no? Sa program, sa more than 2 years ng paghawak namin sa programa ng face-to-face, ang masasabi ko lang yung akala ko kasi sa tagal ng pag-counseling ko sa radio, ang programa ko kasi sa radio umabot na ng 27 years. O, akala ko alam ko na ang lahat. Pero nung makita ko yung mga tao na nanggagaling sa laylayan ng ating lipunan, mas natuto ako at mas marami pa tayong matututunan doon sa pananaw nila sa buhay, sa uri ng pamumuhay nila, at paano nila hinahandle yung mga suliranin. Akala ko alam ko na eh. Pero I tell you, kung papanoorin po ninyo at susundan ninyo ang programang face-to-face, ang dami nyo pang mahuhugot na mga informasyon dito sa mga taong ito na makatutulong sa atin para humarap sa lipunan at harapin ang buhay. Thank you. Okay. Alright, Danita. Para sa kasi di ba? Ako talaga sobrang una starstruck ako kasi hindi ko talaga alam kung bakit ako naging katrabaho ni Ate Corina. Pero nung nakatrabaho ko siya, doon ko nalaman na parang, oy, sa Ate Corina pala, kahit ganun yung pangalan, mataas na tao, kagalang-galang, karespeto sa mga tinatalakay na mga issues na na-tape namin, is meron siyang nasa-share na parang, oy, dati nanggaling din ako sa ganyan. So, may humble beginning siya. Kumbaga, kung ano yung ordinaryong tao na pinagdaanan niya, pinagdaanan din pala sa buhay niya before. Kaya mas magandang nasa-share niya ng tama kung anong dapat gawin sa mga problema. Kasi napagdaanan niya eh. So, hindi ko alam na, oh my God, si Ate Corina ganito pala before, ganyan pala siya dati. Pero hindi natin alam, di ba, sa mga tao, ayun yung sasabi natin sa mga tao na nagsisikap talaga sa buhay. Kahit anong hirap ng buhay, anumang pinagdaanan mo, basta magsikap ka lang, mararating mo yan at maging, malay mo, maging isang Corina Sanchez ka rin soon. Diba? So, ganun siya. Sobrang humble, mabait, at saka, pag tinignan mo siya, stricto eh. Pero pag sa trabaho, sobrang professional, masarap kasama, marami kang matututunan sa kanya. Salamat, Ate Corina.